Revelation 22 verses 1 to 2. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Nagugutom si Jesus, may puno ng igos. God. Katakata.
doon sa buong sahig ng patio at ang mga nagtitinda ng kalapati, pinagtataob niya ang mga upuan, ang mga mesa ng money changers, ipinagtataob niya. Pinagbawalan din niya tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang tinda. So sarisari mga tinda, pinagbawalan din niya. John 12:15 tells us, yung sinasabing-sabi ng Diyos, sabi na ngayon ng Diyos, sabi lang yun ng mga pare, para sundin mo. Pero sila ang nakikinabang. Pag ang sinasabi nila, nasabi ng Diyos, eh sila yung nakikinabang, magduda ka na dun. They controlled literature. They controlled religious verses. They controlled everything. Kasi no read, no write naman yung mga tao. So kung anong sabihin nila, yun na lang ang batas. Pero, muhing-muhi si Jesus sa ganun. Sukdo lang ipagtataob niya ang mga mesa, ipaghagis niya ang mga barya doon, yung mga pera. Sukdo lang palayasin niya ang lahat ng tao doon sa lugar na yun ng templo. Hebrews 10:5-10, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, hindi mo ninais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihahandog ayon sa kautusan. So ang paghahandog ng Israel ng mga ito, ayon sa kautusan. Sa kautusan ni Moses, sa kautusan ng mga priests, ng mga Pharisees, ng teachers of the law. Pero sabi ni Jesus mismo sa Ama, hindi naman kayo nalulugod dyan eh. Kahit na sinusunod ng mga Israelita ang kautusan, ayaw nyo sa ginagawa nila kasi hindi naman kayo ang may utos niyan. So maraming utos na akala nila utos ng Diyos, priest lang pala ang may kagagawan. Zeal for truth made Jesus very, very angry with the way the temple where there is more law, there is more transgression. When there is more transgression, the more you need the ministration of the priests. Cyclical yan.
Kaya ayaw na ayaw ng mga Judaizers, ayaw na ayaw ng mga Udyo, at ayaw na ayaw ng mga Pharisees, yung ituturo mo yung salvation by grace through faith in Jesus. Kasi nawawala sila sa economy. Hindi ka na kailangan mag-sacrifice. Hindi mo na kailangan bilhin ang mga kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Nawawala sila ng negosyo. Kaya ayaw nila yan. Mark 11:17. At tinuruan niya mga tao ng ganito. Balik tayo doon sa kwento tungkol sa pumasok si Jesus sa templo, ha? Nasusulat, ang aking, and may I add, tunay na tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. And may I add, hindi bahay na sunugan ng handog, hindi palengke ng lahat ng bansa. And may I add, hindi ng Israel lamang. Sabi ni Jesus, nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Hindi ito bahay ng offering, hindi ito bahay ng sunugan, at hindi ito para sa Israel lamang, kasi para ito sa lahat ng bansa. Pero alam nyo yung templo, hindi pwedeng pumasok doon ang mga Gentiles, hanggang doon lang sila sa labas. Sinolo nila ang Diyos. Again, press release lang yan ng mga Israelite. Hindi galing sa Diyos. Si Jesus na mismo ang may sabi. Kaya galit na galit siya. Anong ginawa nyo dito sa bahay dalanginan? Ginawa nyo yung negosyo? Tapos sinolo nyo, kayo lang nakakapasok. At sabi ni Jesus, ngunit ginawa nyo itong lungga ng mga magnanakaw. Can you imagine, tawagin nyo yung mga religious people doon ng mga magnanakaw? Jesus was really livid. He had righteous indignation. He had all the right to be angry. Because truth is angry at falsehood. Micah 3:11, nagpapaupa ang mga pare para magturo at ang mga propeta na may nanguhula dahil sa salapi. Puro pera ang laman ng utak ng mga religious leaders na ito. Negosyo ang relihiyon. Acts 7:48 to 49, but the Most High God doesn't live in houses made by humans. And the temple in Jerusalem is a house of stone made by humans. The Most High God does not live in houses made by humans. It is just as the prophet said when he spoke for the Lord. Heaven is my throne. The earth is my footstool. What kind of house will you build for me? In what place will I rest? Langit ang aking upuan. Upuan ko lang yung langit. Kaya nyo bang makarating dyan? Hanggang ngayon nga, hanggang buwan pa lang yung tao nakakapaglakad eh. Ang layo pa ng langit. Sabi niya, alam niyo yung langit, upuan ko lang yan. Hindi pa yan ako. Upuan pa lang. Yung earth, ang laki-laki. Tungtungan lang yan aking paa. So, sabihin niyo sa akin, sino kayo para gumawa ng bahay para sa akin? Anong bahay ang pwede niyong gawin na titirhan ko nga? In what place will I rest? So, lahat ng mga nagpapagawa ng churches na sabi, magagawa tayo ng bahay ng Diyos, inuuto lang nila yung mga magdodonate. Walang bahay ang Diyos. Bahay dalanginan, yes. O sabihin natin, bahay natin. Para habang nag-worship tayo, hindi tayo mabasa ng ulan, hindi tayo mahanginan, hindi tayo maarawan. Pero huwag mo utuin ang mga taong bahay ng Diyos. Walang bahay ang Diyos. Because God fills heaven and earth with His glory. And the glory of God cannot be contained in a certain area. At yung templo dapat para sa lahat ng bansa. Hindi pang kanila lang, pero sinolo nila. Parang maraming Kristiyano ngayon, maglo-Lord's Supper sa atin lang yan sa member. Guess hindi pwede. Yung dapat sa atin lang to, sinosolo nila ang Diyos. Gusto nila kasi sinosolo para magmukha sila lang ang tama. At pag sila lang ang tama, meron silang right magturo na dapat sa kanila ka lang magmembro. Again, deceptive. Parang asa lahat eh. Acts 1:8, kayo yung magiging mga saksi ko, sabi ni Jesus, sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, ibinalik ni Jesus ang Diyos para sa lahat. Kasi for the longest time, ang Diyos ay para sa lahat, pero mula nung nagka-templo sa Israel, sinolo na nila. Kaya yung templo, sa halip na siya ang maging dahilan para ang mga tao ay makalapit sa Diyos, naging dahilan siya para hindi makalapit sa Diyos, dahil pang kanila lang. Kaya si Jesus, giniba niya yung concept na yon at ang kanyang utos, ituro niyo ang lahat ng ito, ibahagi
sa Jerusalem. Sige, kasali rin yan. Pero hanggang buong Judea, hindi lang sa Jerusalem. Kasi alam niyo, sinolo ng mga pari sa Jerusalem yung franchise. Yung mga ibang pari sa iba-ibang mga lugar, minasama nila. Sila lang yung tama. Tapos hanggang Samaria, na ayaw nilang makihalubilo, at hanggang sa dulo ng daigdig sa mga Gentiles. Ibang-iba ang ginawa ni Jesus sa pananampalataya. As you ponder Holy Week, as you ponder all the things that happened, dapat lumalim naman yung ating pagkaunawa at tumindi na lang doon sa mga nangyaring events. Puro events kasi eh. Pero anong kahulugan ng mga events na yon? Yun ang importante. Malakay 1:10. Sabi ng Diyos dito, I wish someone would lock the doors of my temple so you would stop wasting time building fires on my altar. I am not pleased with you, priests, and I refuse to accept any more of your offerings. Hindi naman ito na tinuturo. Sabi niya, alam niyo, ang wish ko lang, isara na ang mga templo-templo na yan. Wala na lang pumunta. Tigilan ninyo ang kasusunog ng mga offering. Hindi ko natatanggapin pa. Sawang-sawa na ako sa inyong pagre-reliyonan. Ayaw na ng Diyos ng ganung mga offering. Kaya once for all, God sent Jesus to be the offering. The final, acceptable, one-time offering. And the offering of the life of Jesus is good for all lives that lived, are living, and will still be born. Because Jesus is the Son of God. The value of His offering is greater than the value of all offerings that humans could ever conceive of. Hebrews 21:14, habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanyang mga bulag at mga pilay, Matthew pala, 21:14, at sila ay kanyang pinagaling. You see, itong mga bulag na ito at mga pilay, araw-araw nando sila sa templo pero walang nangyayaring kagalingan. Pero nung dumating si Jesus, sila ay pinagaling. Ipinakita ang pagiging inutil ng templo. Magaling lang mangolekta ng pera, magaling lang magdrama-drama ng mga offering, pero yung mga bulag-bulag pa rin, yung pilay-pilay pa rin, wala silang nakakain. Para mga taong atenang-atenang relihiyon, pagod na pagod ka, pupunta, linggo-linggo nandun, pero wala namang natututunan. Wala pa rin naiintindihan. Mark 11:18, dahil sa kaganapan sa templo na sobrang madamdamin at madula, narinig ito ng mga pumunong pari at ng mga tagapagturo ng kautosan. Buhat nooy humanap na sila ng paraan upang patayin si Jesus. Ito ang decisive element why Jesus was killed. Nilalagot niya ang hininga ng negosyo ng templo. Ipinapakita niya ang walang kabuluhan na pag hain ng mga hayop doon at mga offering. Kaya yung mismo yung mga chief priests and the teachers of the law, sila yung murderers. Nakita niyo ang bunga sa kanila, mga katuroan nila? Mga mamamatay tao. Walang pakundangan sa buhay. Wala silang pakialam sa mga makasalanan. Ipapabato nila hanggang mamatay. At ngayon si Jesus na nagtuturo ng kaliwanagan, pinlano na nila agad na patayin. Subalit natatakot sila sa kanya, dahil humahanga ang lahat sa kanyang mga turo. Alam niyo, pag ang turo niyo matino, turo ni Jesus, turo nagpapalaya, galit sa inyo siyempre ang mga priests, ang mga Pharisees, ang mga Judaizers. Pero ang pinangilagan nila yung maraming taong nagmamahal kay Jesus at nagmamalasakit dahil nakikita nila kung papaano nagiging mabuti sa kanila ang turo ni Jesus. Mark 11:19-21, pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Natatandaan nyo, nagutom si Jesus, tinignan niya yung fig tree o puno ng igos, madahon pero walang bunga, kahit hindi naman panahon ng bunga, sabi niya, hindi ka na, pipitasad kahit kailan, mamamatay ka na. Ano ang connect nito sa dramang naganap sa templo? Malaki. Yung puno na ito ng igos na namatay ay hindi lang isang side story. This is a very important metaphor of what happened and what will happen to the temple.
Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpan nyo. The fig tree, which for now we will take as symbol of the temple, is fruitless. Like the temple is fruitless." Kaya ang ginawa ni Jesus sa fig tree, yun din ang ginawa niya sa templo. Nilagutan niya ng hininga. Luke 13:6-7. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Ito na ang mga paliwanag kung bakit ang fig tree ay ang templo at iisa sila. May isang taong may tanim na puno ng igos, ito na naman siya, sa kanyang ubasan. Minsan tinignan niya kung may bunga ang puno, echo of what Jesus did to the tree. Ngunit wala siyang nakita, the same thing. Dahil dito, sinabi niya sa tagapaglaga ng ubasan, "Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito." And not coincidentally, tatlong taon ang full-time public ministry ni Jesus. Na inoobserbahan niya yung templo, inoobserbahan niya mga priests, ang mga Pharisees. Ganon din ang observation niya. Walang bunga. Ang mga pilay-pilay pa rin. Ang mga bulag-bulag pa rin. Ang mga gutom-gutom pa rin. Ang mga may kasalanan, makasalanan pa rin. Walang bunga ang relihiyong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na nakakasikip lang yan. So in other words, ang sabi ni Jesus, tukos sa punong walang bunga, die. You see the same. Parallel na parallel. Kaya alam natin kung anong tinutukoy ni Jesus dun sa pagsumpa niya dun sa puno. Yung templo yun. The fig tree, the symbol of the temple, is also the tree of the fall in the Garden of Eden. The temple was visible in the center of life, but all it does is condemn you. It does not give life. The tree in the Garden of Eden is in the center of the garden. You cannot miss it. It only takes time bago mo pitasin yun at magkasala ka, and then you are condemned. Yung tree doon sa garden at yung temple, pareho ng role. Very visible, pero walang ginagawa, kundi i-condemn ka lang. Jesus had come to curse, to conquer the tree, which of course is also the temple, that was to Jesus the curse to humanity. Sabi niya, kung walang temple, walang magtuturong, bawal-bawal yan. Eh, inimbento lang naman yung mga bawal. So kung hindi bawal-bawal yan, di hindi ka makasalanan. Kung hindi ka makasalanan, di mo kailangan mag-offering. Kaya ang ginawa ni Jesus, freed us from the law so that there will be no more space for us to be called by the temple sinners. And therefore, we are free from the control of the temple, free from the blackmail of religion, and you are free to rest, to enjoy God's love. And that is the message of Jesus. So Jesus cursed the tree, and in effect, He cursed the temple. Why? Why must you curse the tree? Because negative times negative is positive. When you curse the curse is destroyed. And you are released from the curse. Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautosan. You see, ang kautosan ay sumpa, hindi blessing. Nang siya ay isinumpa para sa atin. So, sumpaan. Negative times negative becomes positive. Tayo nakasumpa sa kautosan, sinumpa ni Jesus ang kautosan na sumpa rin, ang bunga positive, tayo ay nakalaya. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. O eto na naman yung punong kahoy. Yung puno ng igos. Yung puno sa Garden of Eden. Yung punong kahoy na itinawag sa Book of Peter, sa krus. Yung puno, yung tree, as theme, dapat pansinin. Now, Jesus overcame and replaced the serpent on the tree. Hindi ba? Yung ahas na doon sa puno na naging dahilan ng pagbagsak ng katauhan. Yung puno na yon naging parang cross at si Jesus na ang nandun. Biniligtan niya ang purpose, blessing na hindi curse. Forgiveness from sin, not sin.
Nung panahon nila Moses, napakaraming matitigas ang ulo. Yung matitigas ang ulo, biglang ipinatukan ni Moses sa kinamaraming ahas. Aha, matitigas ang ulo nyo? Tuklawin sila. Ang daming ahas na naglabas at pinagtututuklaw sila. Hanggang nang makaawa sila. Promise, promise, mag-change na kami. Huwag mo kami ipaubo sa ahas. Numbers 21:8-9. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh nung iniluhog niya ang mga tao kay Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas. And read that ahas now at Jesus, ha? Not Satan. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yun sa dulo ng isang mahabang kahoy. And read the kahoy as cruise. Sino mang natuklaw ng ahas, yung ahas sa puno ng Eden, yung ahas sa templo, sino man ang matuklaw nila at tumingin doon, manalig kay Jesus, ay hindi mamamatay. And here's an artist's depiction of that bronze serpent. Gumawa si Moses ng bronze serpent na nasa mahabang kahoy, na hindi naman mahirap imagine din ang mukhang krus. At sino man na tinutuklaw ng ahas, yung ahas number one sa puno ng Eden, yung ahas sa templo, yung sinasabi ng ahas na makasalanan ka, tutuklawin kita, therefore mamamatay ka. Pag tumingin ka doon sa ahas na bronze, hindi ka na mamatay. Kitang-kita yung plano ng Revelation. John 11:25, Jesus said to them, I am the one who raises the dead to life. Everyone who has faith in me will live even if they die. Kahit natuklaw ka ng ahas ng puno ng Eden, natuklaw ka ng katuruan ng mga templo na makasalanan ka, therefore patay ka, pag sa akin ka naniwala, buhay ka. Di ka mamamatay kahit pinagtutuklaw ka na ng ahas na yan. Kaya yung ahas na ito ay napakadaling makita na pinalitan ni Jesus doon sa stick. Hindi laging negative ang ahas, ha? Katulad ng hindi laging negative ang lion, kasi si Jesus, Lion of Judah. So, yung ahas na tinitingnan nila nung panahon na yun, pag tinuklaw ka ng ahas number one, titingin ka sa ahas number two, yun na si Jesus, ahas number two, na nagbibigay ng buhay pang kontra sa kamandag ng ahas number one. Numbers 21:9, ganun nga ang ginawa ni Moses. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas number one, addition ko na lang yung number one para madali, ay tumingin sa ahas number two na si Jesus, natanso, at hindi nga namamatay. Jesus as replacement of the serpent, heals and saves. Kaya siya ang logo ng medicine, ahas, sa stick ni Moses, na nagpapagaling, na naging Jesus sa cross, na nagpapagaling. Jesus had come to reverse the curse of the fruitless tree, the fig tree, which is the temple. And how does he reverse that? In and by his work. Jesus came to replace the cursed tree in the garden. Yung puno sa garden na nakaglambitin yung ahas doon, nagkasala tuloy yung mga tao. Kung wala ba naman yun doon, di wala dapat kasalanan. Doon pa inilagay sa gitna. Hindi mo mamimiss. Jesus came to replace the cursed tree in the garden with and by the tree of himself. Himself as the tree, the cross. So the fig tree and the temple are one and the same, fruitless. The fig tree died, that temple also died. John 15:1, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. So you see, laging may puno si Jesus. Ako ang tunay na puno, hindi yung fig tree. Hindi ang temple. Hindi yung puno sa Garden of Eden na napahamak ang mga tao. Ako na ang puno na siyang nagbibigay ng kaligtasan sa kapahamakan na yon. In Jesus, all the curses of the law had been reversed to become blessings, to become grace. Kaya dapat pag mga Holy Week, ang inuulit-ulit, hindi yung pagdurusa, hindi yung mga pagpapako, hindi yung mga paghahampas. Kasi tapos na yun. Ang dapat ituro, hindi na kailangan yan. Kasi kay Jesus, lahat tayo ay pinatawad na, tinanggap na, at nabura na ang lahat ng batas na nagsasabing makasalanan tayo. Ang umiiral ay ang batas ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng pagtanggap sa isa't isa, so we can all rest and relax. John 15:5, ako ang puno ng ubas. At kayo ang mga sanga, sabi ni Jesus. Ang nananatili sa akin
ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Akala naman ng iba, at lagi itinuturo na ng relihiyon hanggang ngayon, yung bunga na yun ay laging good works, donations, pagtitiis, paglilingkod, puro ina-exploit na naman yung mga tao. Yes, bunga rin yun. Pero ang bungang gusto ni Jesus ay kapayapaan, katahimikan ng loob, pahinga, pag-ibig, pagtanggap sa iba, makarelax tayong lahat. Mas mahalaga yung bunga na yun, fruit of the Spirit. Siyempre, pag inuuto ka ng religion, ang bunga na naman na hinahanap nila, works, donations. Bunga rin yun kung talaga nasa Panginoon ka, mag-work ka naman talaga, mag-donate ka, kita naman yung need. Pero hindi nang pangunahin. Ang gusto na Jesus sa makita ang bunga mo, eh yung tahimik ka, payapa ka, hindi ka guilty, hindi ka nang papagilty sa iba, hindi ka nang uusig. Tahimik ka. Tinatanggap mo ang katotohanan tungkol sa iyong sarili, tinatanggap mo ang iyong sarili, tinatanggap mo ang iba, tulad ng walang patakarang pagtanggap sa iyo ng Diyos dahil sa ginawa para sa iyo ni Jesus. But Jesus had come also to replace the tree of life denied to the humans. Alam niyo naman yung kwento sa halaman ng Eden, nang nagsulat naman yung mga pare. Sino ba nagsulat ng lahat ng yan? Magtataka ka, yung puno ng tukso nasa gitna. Hindi mo pwede, hindi madaanan araw-araw. Tapos yung tree of life, nasa sulok ang layo. At ipinagkait pa sa mga tao na pumitas doon, binantayan pa ng hell para walang makakapita sa tree of life. Binaligtad lahat ni Jesus yun. Genesis 3:22-24, ang kwento ng mga pare. And the Lord God said, the man must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Bakit naman aayawin ng Diyos na mabuhay ang mga tao forever? Ayaw ng mga pare. Kailangan patay ka para bilin mo ang iyong kaligtasan. Magbigay ka ng mga offering, magbayad ka sa mga padasal, and then mabubuhay ka. So the Lord God, sabi ng mga pare, banished him from the Garden of Eden. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Ito ang kwento ng mga pare, pinagkaitan ng Diyos ang mga tao ng buhay na walang hanggan, pinabantayan sa mga cherubim na may mga espadang nag-aapoy, walang pipitas sa tree of life. Magdusa kayo, mamatay kayo dyan. Sa pagpitas nyo, sa bunga na inilagay naman ng mga nagkwento, sa gitna pa mismo, setting the people up for failure. Necessitating the ministration of the priest, the intercession of religion. Jesus opens that gate to the tree of life that was closed in the garden and for all time veiled in the temple. Sa templo, mayroong Holy of Holies. Nandun ang sinasabi ng mga paring presence of God. Pero may makapal na kortina, walang makakapasok except only the high priest, one person, once a year. Siya lang ang pwedeng lumapit sa Diyos. Nakasara ang kortina tulad nung gate sa Garden of Eden na isinara, walang makakalapit sa Tree of Life na ibinibigay ng Diyos. At ang lahat ng yan, binaligtad ni Jesus. John 14:6, I am the way, sabi niya. Not that curtain, not that guarded gate. I am the truth, not the teachings of the temple. And I am the life, not the death in the temple, not the death that happened to the fig tree. Without me, no one can go to the Father. Sabi ni Jesus, kung hindi sa akin, hindi niyo mapapasukan yung gate na yon na nandun yung tree of life. Kasi binabantayan nila, pinabantayan ng mga pare. Sabi nila, pinabantayan ng Diyos. Ba't naman pagkakait sa'yo ng Diyos yun? At sabi bigla ni Jesus, John 10:7-9, I am the gate for the sheep. At ako'y bukas, 24/7, gising, 24 oras, pwede kayong pumasok. Mark 15:38, nung namatay si Jesus, yung kurtinang humahati at hindi pwedeng pasukin ng tao, napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pagkalagot na pagkalagot ng hininga ni Jesus sa krus, napunit ang makapal na kurtinang nagbabawal sa mga taong pumasok sa Holy of Holies. Ibig sabihin,
si Jesus, binuksan niya ang daan patungo sa Diyos na isinara ng templo. Isinara ng mga pare, isinara ng relihiyon, tapos silang may susi. Magbayad ka, bubuksan nila para sa'yo. Mag-offering ka, ay pagdadasal ka nila. But without them, hindi ka makakalapit sa Diyos. Kabalbalan, itinuwid ni Jesus, kaya siya pinatay. Pag hindi pa natin ito naiintindihan, mga kapatid, sayang ang pag-observe ng Holy Week taon-taon. Paulit-ulit lang na ritual, pero wala pa rin nababago sa ating pag-iisip. Di ba natin naiintindihan ang tunay na ginawa ni Jesus at ang tunay na dahilan kung bakit siya ipinapatay? Jesus had come to replace the temple in Jerusalem with and by Himself. Hindi lang pinalitan ni Jesus yung puno, hindi lang niya binuksan yung pinto, yung templo mismo pinalitan niya. John 2:19-21, sumagot si Jesus sa mga pare na nagcha-challenge sa kanya, "Gibayin niyo ang templong ito," meaning yung batong templo sa Jerusalem, "at sa loob ng tatlong araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob na laman ng tatlong araw? Ngunit, ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Ginibana ni Jesus ang templong yon kasi walang silbi. Ang bulag-bulag pa rin, ang gutom-gutom pa rin, tulad ng fig tree, puro porma, puro dahod, walang bunga. At sabi niya, tatlong araw, bubuhin ko muli. Nung bumangon si Jesus mula sa kamatayan, nung binangon siya ng Diyos, Ama, tapos na ang templo. Si Jesus na ang templo. At hindi lang yon. Sabi ni Jesus, ibibigay ko inyo sa inyo ang Espiritu Santo. Hindi ko kayo iiwan ng mga ulila. I will send the Holy Spirit at once, and you will be the temple of the Holy Spirit. Meaning, you will be my temple. Meaning, you are now the temple of God. Kung merong titirhan ng Diyos, kayo, hindi ang templong bato. E di lalong nagalit siyempre yung mga Hudyo. Pride nila yung temple, center of their life. Tapos, wala na pala. Jesus had come to end the world. In what world? The Jewish temple world, not the planet Earth. Pag kami mga sinasabing, and this world will end, this world will end, hindi laging planet Earth. World yun. Di dapat sinabi, planet. This planet will end, this planet will end. Because the word world is poetic. Merong world of artistas, merong world of scientists, merong world of mga sugarol, may mga world of. So world lang yun. Ibig sabihin, merong temple world. And there's a world that ended when Jesus rose from the dead, the world of the temple. Matthew 24:19-21 details the hardships at the end of the world. Pero hindi yung end of the planet. It was the end of the temple world because there was something that happened. Sabi ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig, "There are some of you here who are not going to taste death before the end of the world happens. Before all this happened." Eh, ang tagal na nun eh. Yung mga original hearers niya, meron daw doon hindi makakatikim ng kamatayan bago mag-end ang world. So, ibig sabihin, hindi planet yung mag-end. What world? Review history. Sa lifetime ng mga nakinig kay Jesus, ito ang naganap at ito ang mundong nalusaw. AD 66, the Jews rebelled against Rome. AD 70, the Romans burned and totally destroyed Jerusalem and the temple. Nasira, giniba ang templo. Nangyari ang sabi ni Jesus, destroy this temple. Not one stone will remain on top of another. It happened in their lifetime. And it also happened that Jesus rose and became the temple of God and made the believers the little temples of God. Kaya hindi mo na kailangan mag-pilgrimage sa Jerusalem. Ikaw na ang templo ng Diyos eh. Di ba naging walang ang gastos? Pero kung gusto mo magpunta for touristic values, why not? Pero kung sabihin na magpipilgrimage ka para pupunta ka sa temple, giniba nga yun eh, pupunta ka pa. Eh kung gibayin uli yung konting-konting lalalabing bato-bato doon, baka madamay ka pa. Kaya ang tagumpay ng Roma sa total destruction of the temple, ipinagdiwang sa Ark of Titus, which was built in AD 81-85. Sino ang si Titus? Son of the Emperor Vespasian, the destroyer of the temple. At ito yung arko, which is just
a few steps away from the Roman Colosseum sa Roma. Nakatayo pa yan hanggang ngayon. At isang detalye sa Ark of Titus na ito, yung pagdala nila ng menorah from Jerusalem into Rome. Binitbit ng mga Roman soldiers ang mga laman ng templo. Nandun yung menorah, yung pinaka-sacred, at mga mesa-mesa, silya-silya, exactly yung ipinagtataob ni Jesus. Ang ginawa ni Jesus, nung umakyat siya sa templo nung Palm Sunday, naganap nung AD 70. The temple was destroyed. Everybody was driven out, not only of the temple grounds, but out of Israel. Because all the Jews had been dispersed. Pinalaya sila doon ng Rome. Naganap ang sinabi niya na lagot ang hininga ng templo tulad nung punong isinumpa niyang naluoy. Tapos yung mga romantic na mga evangelicals ngayon, gusto pang mag-donate para buuin uli yung templo. Bakit bubuuin na naman yun? Para mag-offer ka na naman ng mga baka. Eh, in-offer na nga si Jesus. Anong klaseng ilusyon yan? Back to the fig tree sa kwento. Mark 11, 22 to 23. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka dyan, tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Lagi na lang ng interpretation, ito'y isang generic mountain, problem, na sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, umalis ka problem, aalis ka yung problem. Alam niyo namang hindi lagi umaalis yung problem, so hindi yun ang ibig sabihin ito. And it is not also about the efficacy of prayer na pag sinabi yung in Jesus name magaganap dahil ang dami mo nang in Jesus name hindi naman naganap. So maling pag-claim sa promise kung anong bundok na papalayasin. Yung bundok na kung nananalig kay Jesus ay pwede mong palayasin is the mountain of Zion where the temple is. Sabi ni Jesus, if you have faith, you can tell this mountain, ito itong mountain na ito, nakaharap natin, umalis ka dyan. So kung nananalig ka kay Jesus, pwede mo sabihin sa templo, umalis ka dyan. Pwede mo sabihin sa mga teachers of the law and Pharisees, umalis ka dyan. Pwede mong sabihin doon sa ahas na nanunuklaw, binigyan ka ng condemnation sa pangalan ni Jesus, umalis ka dyan. Because I am now free and alive in Jesus. John 4, 21 to 23, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Sabi niya sa babaeng Samaritana, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Yun ang bundok na tinutukoy, yung bundok na dalanginan. Kasi sa Samaria, iniisip nila ang Diyos ay pwedeng sambahin sa Mount Gerizim, yung bundok nila. Ang mga Hudyo naman, pinagpipilitan sa Mount Zion, sa bundok nila. So ito ang sinasabi ni bundok ni Jesus na bundok na, kung nananalig ka sa akin, pwede mong paalisin yung bundok na yan. Paalisin mo yung Gerizim, paalisin mo yung Zion, alisin mo yung temple. Sabi ni Jesus kasi, because true believers will worship in spirit and truth. Hindi kailangan ng templo, hindi kailangan ng bundok. Ang linaw, ang ganda pag pinagdugtong-dugtong natin ang kahulugan, tapos magpupunta ka pa rin sa bundok-bundok. Kailangan po magpunta sa prayer mountain para kakatagpuin ng Diyos. Hindi mo na kailangan ng bundok eh. Pero kung gusto mo pa rin mamundok, okay lang. Pero hindi dahil nandun lang ang Diyos. Sabihin mo na lang, gusto mo mag-hiking. Subalit, sa pagpaputuloy ni Jesus, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sa templo. Kahit walang templo. Kaya si Jesus, pag nagsasabi, when you pray, go into your room. Pray in secret. You don't have to go to the synagogue to pray. But if you like to be with others for fellowship, fine. Pero kahit mag-isa ka, nandun din ang Diyos. Finranchise kasi ng mga bahay dalangin na ng dalangin na kung wala ka doon, wala ang Diyos. Therefore, kailangan nandun ka. Kasi pag nandun ka, nag-aambag ka eh. So, kaambag mo, nagiging slave ka. Pero kung ikaw nagiging free, lalo kang dapat magaling mag-ambag. Biruin mo, naging free ka. In other words, sinasabi ni Jesus, kung mananalig ka sa akin, kaya mong paalisin ang bundok, ang templo, ang puno na walang bunga. Sasamba ka hindi sa bundok, hindi sa templo, but in spirit and in truth. Grabe magpalaya.
Kasi ang mga Israelita noon, at least once a year, they have to go to the temple. Can you imagine yung expense going there? Ngayon, hindi na. Kasi inilagay na ng templo sa espiritu mo. Kung gusto mo lang pumunta sa ibang lugar, kasi mas inspired ka, mas masaya, hindi ka pinagbabawalan. Pero hindi necessary. Within the week that Jesus drove everybody away from the temple, Jesus was killed. And the people destroyed the temple which was Jesus. So in AD 70, the temple which was the stone was destroyed by God through the Roman army. But you know, Jesus died, and after 3 days, Jesus was brought back to life by God. Jesus, the real temple, was raised up, and the fake temple was destroyed. Acts 2:32, ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. In verse 36, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Sobrang perfect ang life ni Jesus. Sobrang ayon sa kalooban ng Ama ang kanyang turo. Kaya nung siya'y pinatay ng mga tao, siya'y binuhay na muli. Patunay na lugod ang Diyos sa kanyang katuruan. Na kontra sa katuruan ng templo at ng relihiyon. Revelation 22:1-2, isang vision about the perfect condition where the believers will be with God. Ipinakita rin sa akin ang anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay, hindi yung fig tree na walang bunga, hindi mo pakinabangan kung gutom ka. John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. At remember, ang bunga na yun ay hindi lang paglilingkod, hindi lang sakripisyo, bagamat kasali yun. Pero more than that, kung talaga ikinananatili kay Jesus, payapa ka, tahimik. Mapagmahal, maibigin, mapagpatawad, relax ka. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ano ang dapat natin pagmunimunian? Holy Week man o hindi Holy Week, manatili kay Jesus. Mamunga ng Jesusness. The fruit of the Spirit is the fruit of Jesusness. Panginoon, turuan niyo kami na bigyan ng buhay itong mga katuruan na ito sa aming pang-araw-araw na mga galaw at kilos. Maging totoo sa amin ang kahulugan na si Jesus ang templo. Kami ay ginawaring extension ng templong ito. At ang layo ninyo sa amin ay makalaya sa bundok, sa puno, sa templo, kundi mamuhay na may kapayapaan, katahimikan at pag-ibig. Bulay-bulayan natin, mga kapatid, ang personal na kahulugan nito sa inyo-inyong mga buhay.